may kapansanan sa paningin, bedridden at hindi makalakad. Ganyan na nga ang lagay ng 4 taong gulang na batang babae sa Tagkawayan, Quezon. Pero ang kahinaan, sinamantala pa ng isang Acer Capistrano. Kwento ng lola ng biktima, lumabas siya ng bahay para bumili ng gatas. Pagbalik niya ng bahay, wala na ang kanyang apo. Hinanap namin ang hinanap, doon namin natagpuan sa ginagawang bahay. Siya ay nirip. Matapos maaktuhan ang panggagahasa, agad humingi ng tulong ang lola ng biktima pero nakatakbo ang suspect. Sa di kalayuan, isang reklamo ng pagdinakaw ang natanggap ng pulisya kaya agad silang responde. Nahuli ang suspect na siya rin palang gumahasa sa batang biktima. Yung suspect na nakuha nila ay nakasuot na ng overall pero walang suot na panloob. Nung dinala namin siya dito sa police station, dumating yung lola, nakilala niya yung suspect. Hindi itinanggi ni Capistrano ang nagawang krimen. Sinasadya yun. Hindi mo sinasadya? Opo. Hustisya naman ang sigaw ng lola ng biktima. Ang gusto ko sa kanyang mangyari, bitayin siya. Nirip niya ang abo ko. Salantang-salanta, bulag na bulag. Walang kamalay-malay. Naharap sa reklamong paglibag sa Republic Act 8353 o Anti-Sexual Abuse Act ang suspect. John Consulta, GMA News.